guys! Welcome back sa aking channel. Today, ang gagawin natin ay favorites video. Pero kakaiba siya kasi kinolekta ko lahat ng below 300 mga makeup na paborito ko. As in, lagi kong ginagamit at I think I would say mga must-haves talaga. So, sulit, affordable, hindi masasayang yung pera nyo. Well, for me, based sa experience ko, syempre, magkakaiba naman tayo ng preferences sa makeup pero gusto ko i-share sa inyo itong mga to. Medyo marami sila, in total 21 pieces. Hindi siya full face kasi hindi ako nagsama dito ng foundation dahil gusto kong gumawa ng hiwalay na video. So, mostly itong mga to, lahat ng makeup except sa base. Hopefully, sana makatulong siya sa mga nagtitipid. Gustong mag-makeup pero on a budget. Sana makatulong itong mga recommendations ko kasi locally available sila at again, mura lang, below 300. Wala akong babanggitin dito na mas mahal pa sa 300 pesos. Kahit nga 300, walang umabot eh. Okay, so let's start with Nichido Final Powder. Talagang hindi ito mawawala. May mga nababasa pala akong comment kasi madalas kong sabihin baking. Ano yung baking? May video ako nun guys kung paano ako mag-bake. Basically, ang pagbe-bake is hindi siya yung pagluluto, ha? Pagkalagay mo ng foundation, maglalagay ka ng powder as in yung kakapalan mo yung powder. Actually, ako sa buong face. Para talaga yung foundation ko ay hindi mahulas kagad, hindi magmantika kagad yung face ko. Yun talaga yung ginagawa ko. So, eto yung recommendation ko if you're on a budget. Mura lang siya, 150. Tapos, ilang buwan mo tong magagamit. Buti na nga lang hindi pa sila nagtataas ng presyo kasi antagal na talaga. Sobrang mahal ko to na kahit na may mga bago na akong setting powder, bumabalik pa rin ako sa kanya. So, eto yung Nichido Final Powder. Ang ginagamit ko is Creamy Glow. Ayan. Yung Bobbi Cosmetics na Insta Runway Ready Contour Kit. 215 pesos lang yung bili ko dito. Hindi ko alam kung nagmahal na sila ngayon. Pero isipin nyo, 215 pesos. May highlight ka na, may bronzer, contour, and may blush. Diba? Tapos may salamin pa siya. Ang dami pa ng laman, oh. Pero madalas ko tong gamitin. Kahit pag nag-workshop ako ganyan, laging ito yung dinadala ko. Kasi siya yung may i-recommend ko talaga na mura. Kasi usually kapag basic makeup, yung mga beginner's makeup, yan. Ito yung maisasuggest ko kung nag-aaral ka palang mag-bronze, mag-contour. Yung highlight niya is a bit powdery, pero understandable. I think mas okay nga to, lalo na kung meron kang oily skin kasi hindi mo naman kailangan ng bonggang-bonggang pag-highlight, lalo na ngayong summer. Pag nag-highlight ako, kasi kapag kailangan lang, kunwari alam kong mapipicture ako kasi medyo maganda yung rehistro sa camera kapag nag-highlight ka, parang may glow effect yung cheeks mo, ganyan. Pero pagka sa normal na panahon, kunwari aalis lang, lalabas, pupunta sa mall, hindi na ako nag-highlight. Ang highlight ko lang is yung sa nose part. Kasi maasa ako sa mga mantika sa mukha pag naglabasan na yan. Parang highlight na rin siya, ganun. Maganda yung shade ng blush. It's medyo peachy. Okay rin kahit na morena ka, ayan. Mapapansin nyo medyo powdery pero it's okay kasi makukuha mo pa rin naman yung kulay. So, merong mga ganung product. May iba naman na powdery, parang sumasama sa hangin yung pigment. Pero ito, lumalabas siya sa skin. So, yung dalawa na yan, minsan pinasasama ko tong dalawang to. Nung una ko to sometimes para madaling i-blend ito. Or pwedeng ito rin naman diretso. Pero ang tendency kasi kapag nag-start ka sa darker shade, mas mahirap siyang i-blend. So, start ka muna dun sa lighter shade and then darker shade. So, parang pang build up mo itong dark. Shaweel Nude Blush. Ayan, ito yung mga bago kong na-discover recently. Lumalaban. 168 pesos. Maganda yung pigment niya. As you can see, ayan. Okay, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan siya. And then, yung pang bronzer or contour, ayan. Not bad na sa presyo niya. 168 pesos lang siya sa Shaweel. May amoy fanbo lang siya, pero okay lang. Mapagtsatsagaan kasi magre-reklamo ka pa ba 168 pesos lang. Pero pakak naman siya. Ililista ko to sa description box, kaya don't worry. Pati yung presyo niya, para hindi na rin kayo mahirapan. Okay, next one is another blush. Ito, 249 pesos. Mas mahal ng konti, pero below 300 pa rin. This is the Essence Satin Touch Blush. Ayan, parang hindi pa rin siya nababawasan. Ilang beses ko na itong ginamit. Medyo ano na siya, kasi medyo may naka-emboss sa kanya na bilog-bilog. Pero wala na ngayon. Ayan, smooth na lang siya. May natira na lang konti. Pero ang ganda ng kulay nito, hindi mo na kailangan mag-highlight when you use this. Ilang beses ko na sinama to sa favorites ko. And isa sa mga i-recommend ko sa inyo yan kung gusto niyo ng mga deep shade. Very natural lang yung kulay nito. So perfect kung natural look lang naman. Ayan, gusto mo lang mag-add ng little colors
sa iyong cheeks. Next one is yung EB Advance na Glow Out Highlighter. This one is really good. Hindi ko in-expect na magka-come up ang EB Advance ng highlight. Gusto ko talaga siya i-try, pero parang hindi ako nag-expect talaga. Knowing, syempre, mura lang siya. Pero, wow, tingnan nyo itong highlight na to. I mean, come on, ever bilena. Pero huwag kayong mag-expect na it's creamy, ah. It's not creamy, powdery talaga siya. Pero makukuha mo naman yung highlight. Ayan, oh. This one is strobe. Pag tinignan mo yung pan, parang i-expect mo, ay nako, malalaki ang glitter nito. Hindi. Nagulat nga rin ako. As in, pinong-pino. Ayan, makikita mo naman. Oh, maganda siya. Sa halagang 199 pesos. Sa eyeshadow, ito, yung LOL Shimmer Shades ito. So, kailangan mo pa rin ng brown na matte eyeshadows for your transition. Pero kahit nagamitin mo siya as is, kunwari maglalagay ka lang ng konting shimmer dito sa eyelids mo, ayan, okay din siya. Pero considering the price na 100... Wait lang, may listahan kasi ako dito eh. Wait lang. 179 pesos. Ganun lang siya kamura. Okay, I will swatch for you para makita nyo rin. To think na 179 lang to LOL. Swatch natin to. Oh, diba? It's a bit powdery, kaya I will suggest, lalo na kung darker shades yung gagamitin mo, unahin mo muna yung eye makeup before your foundation. Another eyeshadow, ito naman yung Fashion 21. Ilang beses nyo na rin itong nakita sa aking channel. As in, overexposed na talaga siya. 195 pesos. Kung gusto niyo ng earth tone, this one is nice. Ang number nito is 4. Fashion 21 Eyeshadow Kit in number 4. Okay, magsuswatch ako sa inyo para makita niyo naman. Hindi yung puro dal-dal na lang ako, diba? Ayan. Actually, ito nga, oh, pwede mong gamitin pang highlight. Ito, oh. Pwede, hindi lang siya eyeshadow, pwede rin siyang pang-highlight. Okay, another eyeshadow. Ito yata yung pinakamura na eyeshadow na meron ako. Nichido Stardust Eyeshadow. Siguro ang price range nito is 80 to 150 pesos. Kasi sale ko siya nabili, nasa 80 lang. Ang shade nito is totally neutral. Tingnan nyo, are you ready? Oh, diba? Ito guys, hindi siya matte. So, hahanapan mo siya talaga ng gagamit ka pa ng hiwalay na matte eyeshadow para sa inyong transition, ganyan. Yun lang yung kulang sa kanya. Pero still, sa halagang 86 pesos, very, very, very good buy talaga yung 86 pesos. Ito yung masasuggest ko na all around. Parang kapalit siya. Naalala nyo guys yung Sansan. Naku, nakalimutan ko na yung shade. Deep Earth Brown? Tama ba? Naku, nakalimutan ko na kasi wala na yun eh. Alam ko, face out na rin yun. Correct me if I'm wrong. All around siya sa akin. Pwede siya sa eyeshadow, pwede siya sa contour, pwede rin siya dito sa nose line, pwede rin siya sa kilay. Ito, ganun din. 149 pesos lang siya. Ito yung Essence The Velvet Mr. Mocha Bean. Very, very, very pigmented. Ayan siya. So, kung pang contour, konti-konti lang. Ayan, pwede mo siyang gamitin na pang transition color sa inyong eyeshadow. Eyeshadow base, I have tried a lot. Pero ito yung pinaka gamit na gamit ko. As in, pangatlo or pang-apat ko na to. Essence, I Heart Stage. Paulit-ulit ko siyang bibilhin. As in, siguro ma-depress ako kapag hindi na siya available. Ang regular price niya is 299. Pero nung nabili ko, nung nakaraan, nasa 180 pesos lang siya kasi sale. Alam ko wala tong shade daw. Isang shade lang talaga. Tingnan niyo yung itsura ha. Maganda siya. Ayan. Pwede mo rin siya actually gamitin as concealer. Malaking tulong yung may applicator siya. Mas gusto ko may applicator kahit saan. Kasi mas madali naman talaga ang buhay. Ayan. Sa eyebrows, actually, ito yung gamit ko ngayon. This is the EB Pro Brow Duo Play. Yes! Tama din. Diba? Hindi ko sinabing brow. Dalawa yung shade na meron ako nito. Isang play, isang pure. Ito yung play. Mas gusto ko yung play kasi yung pure parang may reddish tone sa kanya. So, ito yung shade ng play. Ayan yung gamit ko sa aking kilay. Dahil duo siya, sa kabila, ito yung powder. Ayan. Kahit hindi na ako mag-spoolie, ito na lang yung pang-blend ko sa aking kilay. Okay na. So, yan yung itsura niya. Mag-touch up nga ako. Hindi na kagandahan sa kanya kasi nga, diba, oily din yung kilay ko. So, kapag oiling ganyan, medyo makintab ng konti, ta-touch up ko lang yung aking kilay. Ayan, para mawala yung kintab. Sometimes kasi, lalo sa photo, pag medyo nag-oil up na ako, pag pinituran ako, parang nahati yung kilay ko kasi parang may highlight siya, ganun. Okay, next one, another EB. EB Cleopatra. 60 pesos lang siya. Yes, you heard it right. 60 pesos. Parang kapalit siya nung paborito ko dati na
EB Advanced Perfect Eyebrow. Hindi ko alam kung meron pa nun, pero ito kasi meron na talaga siyang kasamang tawag dyan, eyebrow brush. Ito yung itsura niya. Hindi siya mapula. Alam niyo naman, yun ang ayaw ko, yung mapula. Hindi siya ma-orange. Saktong-sakto, especially kung may kulay din yung hair nyo, ganyan. Ang shade nito is brown. Dahil nga oily yung skin ko, lahat na isasuggest ko sa inyo, okay para sa oily skin, okay? Kung merong magtatanong na, okay ba yan kahit na pawisin ako, pawisin din ako guys. Shaweel Eyebrow and Eyeliner Gel. Ito yung parang may bago ah. Gusto ko mag-sorry dun sa nakaraang video ko, yung sa Shaweel. Marami yata nagulat. I'm sorry! Hindi na po mauulit. So, ito yung pang eyebrows. Hindi ko siya ginagamit ng siya lang kasi nga, pawisin ako. Kapag powder lang yung ginamit ko, madaling matanggal. So, kailangan ko talaga ng wax, ganyan. Yung sa pencil, kasi sometimes medyo waxy yan, creamy. So, yun, kumakapit talaga sa skin. Eyeliner is good. Hindi pa siya, ano, malambot pa rin siya. Akala ko kasi titigas siya kagad. Maganda yung eyeliner nila. May kasama ng brush to, 198 pesos lang siya. Next eyeliner, EB Advanced na waterproof matic eyeliner. This one is really good. Talagang hindi siya magsasmudge kasi may smudger na siya. Again, uulitin ko, kapag gumagamit kayo ng eyeliner na pencil, especially black, make sure to smudge it para hindi siya lumipat sa talukap nyo. Diba, sometimes yun yung problema kapag ka naglagay ka ng eyeliner, after ilang oras, dumodoble na yung eyeliner dito, lalo na sa hooded eyelids. So, ang ginagawa ko, ganyan. And then, meron na siyang kasamang smudger sa kabilang dulo. And then, sasmudge mo lang siya. That way, matatanggal yung excess product. Mag-fade siya ng konti, pero okay lang. Pwede mo naman i-build yung color. Basta make sure to remove the excess product para hindi na siya mag-transfer. At para maging waterproof talaga siya. Mahirap lang tanggalin yan, yan. Ayan o. Once na masmudge mo, hindi na yan matatanggal. Pang buong araw to na eyeliner. 165 pesos. Maybelline na Hyper Sharp Power Black. Sa lahat ng eyeliner ng Maybelline, ito yung pinaka-paborito ko. Pero hindi to ako na-practice talaga. Kaya love na love ko to, hindi ko to iiwan kahit na gumumo ang mundo. It's very black and pwedeng hyper sharp talaga siya. Brush tip to, pero ito lang yung brush tip na nakakasundo ko kasi dito nga ako nasanay. Meron din katapat ang Everbilena. Kung hindi kayo mahilig sa brush tip, meron din. Wait lang, kunin ko. Hindi ko na isama sa lista. So ito yung Everbilena All Day Eyeliner. Kung gusto niyo naman ng felt tip, ay maganda rin to as in. Ayan. Pambuong araw din to at sa murang halaga, pack ang eyeliner mo. So let's move on sa mascara. Ito yung dalawang below 300 na maisasuggest ko sa inyo. First one is yung Everbilena Volume Curl, 140 to 150 pesos. Maganda yung formula, hindi siya mabigat, hindi malagkit, hindi nagka-clump yung aking lashes. Medyo malaki lang yung wand pero makakasanayan mo rin siya. Madali naman siyang pakibagayan. Sa Maybelline naman yung The Hyper Curl. Ang presyo lang nito 140 kapag naka-sale, parang ganun. 140, 150, pero ang regular price is 199. So, ganyan yung itsura niya. Maganda rin ang formula. Alam niyo naman, sa mascara, ang gusto ko, waterproof, of course. Yung na-maintain yung curl, magaan yung formula, and hindi nagka-clump. Yun lang naman ang mga gusto ko. At saka, volumizing, syempre. Yan yung dalawang maisasuggest ko sa inyo if you're on a budget. Madalas tinatanong sa akin kung ano yung ginagamit ko na blotter. Yung madalas na nakikita nyo, kasi dami kong stock nito dati, pero ito na lang yung last. Ito yung Mary Kay Beauty Blotters Oil Absorbing Tissues. Pero pinalitan ko na siya ngayon. Ito na yung favorite ko, yung Gatsby, kasi may powder siya. Hindi mo na kailangan talaga mag-touch up ng powder. So, kukunin lang niya yung oil sa skin mo. Tapos parang may tina-transfer siyang powder. Tanggal yung sticky-icky, ganyan. Hindi mo na kailangan pa mag-touch up ng powder. Yung binili ko, ang presyo niya parang 80 pesos lang kasi sale. Pero ang price range is 100 to 120. Hindi ako sure kung magkano, pero kung alam mo yung price, comment ka sa baba. Maganda yung Gatsby. Hindi lang para sa babae, pwede rin sa lalaki. Sometimes sikit humingi sa akin kapag medyo oily na siya. Hindi, binibigyan ko pala siya. Lastly, yung sa lips. Doon muna tayo sa matte liquid lipsticks kasi yun yung paborito kong suotin dahil una-una meron akong baby, mahilig ako mag-kiss. Ayoko na kumakalat yung lipstick ko. And hindi siya high maintenance. Okay, first one is yung Maybelline na Superstay Matte. Ay, sobrang ganda nito. Ang shade na lagi kong sinusuot, I love her. Pang everyday lang siya. So, ang ginagawa ko dyan, guys, is ganito. Para hindi siya masyadong mabigat sa labi kasi tendency pwede siya maging mabigat. Maglalagay ako, assuming this is my labi. So, ayan, maglalagay akong konti and then just spread ko siya using my fingertips.
So parang mukha lang siyang natural. Tapos at the same time, pang buong araw na yung lipstick na yan, as in, try nyo minsan, mas natutulungan mo siyang mag-set ka agad kasi matagal siyang mag-set eh. And may tendency siyang maglagkit sa umpisa ha, pero ang weird nga nito kasi ito lang yung liquid lipstick na natry ko na mas lalong tumatagal, mas lalong nagiging komportable siya. Sa umpisa, parang ang lagkit-lagkit niya. Tapos after that, after a while, wala na yung lagkit. Nagiging mas komportable siya sa labi, lalo na pag kumain. Ang weird nga eh, kasi usually ng matte liquid lipsticks, pag medyo nakahaluan na ng oil sa labi, doon na siya talagang sobrang unbearable na malagkit. Pero yan, ang weird. Parang mas lalong tumatagal, mas lalong bumubongga. Okay, so next one is yung Vice Cosmetics na Phenomenal Matte Liquid Lipstick. Oops, kiri. Ito medyo ma-pink lang siya. Ayan. Mura lang siya, 195 pesos. Of course, kung ako yung tatanungin mo, dun ako kay Superstay Matte kasi ito talagang Superstay talaga siya. Pero mas mahal siya kasi 299 pesos. Pero kung ayaw mo nang laging nagta-touch up, etong sa'yo. Kung okay lang naman sa'yo mag-touch up after eating, ganyan, Vice Cosmetics, mas mura, 195 pesos. Since nandun na tayo sa Vice Cosmetics, isasama ko na rin yung Good Vibes collection. Pero dalawang shade lang yung talagang okay na okay, pack na pack sa akin yung Exage and Pack Gunner. Ito yung Pack Gunner. Ayan. Kung mahilig kayo sa nude, brownish, red. Parang ganun din yung Exage eh. Pero ito mas pink ng konti. Ayan. Kung gusto nyo ng muted red, kahit anong okasyon, pwede nyo suotin. Maganda yung formula nito para sa akin kasi hindi siya drying. At the same time, parang andaling makahanap ng Vice Cosmetics. Dito kasi sa Robinsons Manila, meron silang booth. We're down to the last, yung lip tints. Meron ako ditong dalawa. Actually, gawin na nating tatlo kasi yung isa kasalukuyang ko nire-review. Let's start with Colorette Thalia. Favorite ko to, guys. Kahit na cheek tint or lip tint, ang ganda niya. Alam niyo no, first time ko nga siya nagamit, naloka talaga ako. Lip tint ba talaga to or lipstick? Kasi kapag natuyo siya sa labi, para siyang feeling lipstick. Parang matte lipstick na soft matte. Parang ganun yung itsura. Meron siyang kasamang argan oil. Kaya madali siyang i-blend. Hindi siya yung watery na once na dot mo siyang ganyan, kailangan mo i-blend kagad. Kasi yung magmamarka na siya, ito hindi. Kasi meron siyang oil. Ang presyo nito is 249 pesos. Next lip tint, itong Tropicana Tangerine Twist. Ang dami kong na-try na lip tint, guys. Hindi ko maisasama lahat kasi almost the same lang sila ng formula. Pero parang nagkakaiba lang is yung brand. Kahit yung amoy pare-pareho lang. Pero ito yung madalas kong gamitin, yung Tropicana in Tangerine Twist. Ito yung itsura niya. Ito rin yung pinapagamit ko kay Jaya eh. Kapag inaayusan ko siya, yan din yung pinapagamit ko. Ang ganda ng color. Medyo may orange, yeah, tangerine. Lakas maka-fresh. I got mine from Tropicana Rizal PH. Lalagay ko yung link sa description box. 150 pesos lang yan for 10 ml. And lastly, yung nire-review ko ngayon, I think na-upload ko na siya. Kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko yung link sa description box. BLK Cosmetics na All Day Lip and Cheek Water Tint. Ayan yung gamit ko sa aking lips, orange. So, konti lang siya, pero panalo kasi may applicator. Tapos yung applicator niya nabe-bend. Ayan, ito yung kulay niya. Ayan. Wala siyang amoy. It's 249 pesos. Ayan, madali siyang i-blend. Basta ang pinakapanalo para sa akin dito is yung applicator kasi nabe-bend siya. Andaling i-apply pang mabilisang makeup. So, ayun, sinama ko na rin dito kahit nire-review ko pa lang siya ngayon. So, yun lang guys. Sana nakatulong tong video na to sa mga nagtitipid pero gusto pa rin magpaganda because why not? Chok not. Comment kayo sa baba kung meron kayong mga suggestions na below 300 na hindi ko pa natatry and bala kong itry. Comment kayo sa baba. Huwag niyo kalimutan mag-thumbs up kung na-enjoy niyo tong video na to. Yun lang. Thank you so much for watching. See you again on my next one. Bye!